Konnichiwa, buddies! This is Chris Sniper. At nandito tayo ngayon sa ating Chris Sniper Lecture, sa ating Chris Sniper YouTube channel. Before tayo magpatuloy, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga subscribers at mga viewers natin na palaging nakasubaybay, no? So ngayon, pagpatuloy natin, nandito na tayo sa part 7 ng ating topic na Japanese Treasure Boreal Layout. So alam ko, naintindihan niyo na, kasi pag start tayo sa lesson 1 up to lesson 6, so andyan na lahat, dinidetalye yan, pasunod-sunod po ang ating teaching, no? So from basic up to mapataas tayo. So ngayon, nandito na tayo sa tinatawag nating lesson natin na Elemental Trigram and Numeric Codes. So, kung mapansin nyo, sa community section, andyan din ang itong makita nyo sa whiteboard, pinupost ko ito para before tayo mag actual lecture through video, ay may idea na kayo, no? So ito, papakita ko lang dito. Bago natin kunin ang tinatawag natin na ginagawa ng mga Japanese, unahin na muna natin to diretso. Nirisip ko na tong introduction na. So introduction lang yung kanina sa ano, sa tinatawag natin na community section sa YouTube. Saka sa page sa Treasure Hunting Evidences, makita nyo rito. Okay, unahin na natin to. Ito muna ang mga numbers ang tingnan natin. So sa English, sa kanji, Roma G, saka sa Roman. Okay. Mamaya ko na-explain bakit ginagamit ito. So, sa numbers sa English ay 1 up to 10 lang gamitin natin, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, imposible naman siguro hindi niyo alam to. Alam na ano to eh, mga preschooler. Sa elementary. Okay, sa kanji niyan, dito tayo. Ito siya, kanji to, no? So, ang pagbasa natin sa Roma G, ganito. Yan. Ibig sabihin nito, 1. Sa English. So sa Roma G is each. Each. Binabasa ko minsan ichi. Pero H ang pronunciation yan. Okay? Ito number 2, ne. Ne. Number 3, san. So pagbasahin natin, ich ni san. 1, 2, 3. Diretso tayo. Number 4, she ayon. Okay? Number 5, go. Number 6 is roko. Okay? So, balik. Ich ni san she go roko. Okay? Number 7, Shichi or Nana. 8 is Hachi. 9 is Q. 10 is Ju. Okay? So, tayo lahat. You ready, children? Count. Ech, ni, sa, she, go, roko, shichi, hachi, kyo, jo. Okay? Very good. Then, diretso tayo sa Roman. Ito, alam natin to. Sa grade 1 pa lang, sa elementary, tinuturo to. Bakit sinasali to? Kasi, this is very relevant pa rin sa ating lesson ngayon. So ito sa Roman, 1, 2, 3, 4, then letter V is, that is what we called 5. Okay? 6, 7, 8, 9, and 10. Okay? So hanggang 10 lang tayo. Hindi muna tayo diretso hanggang 100. So 1 up to 10. So yan ang tinatawag natin na mga numbers in English, kanji, romaji, saka Roman. So this is very useful to our tinatawag na Japanese Treasure Boreal Layout. Okay? May nagtanong, ginagamit ba talaga ang mga number at letters ng Japanese or Koreans? Yes, of course, ginagamit nila yan sa paggawa ng prepared site na ng mga Treasure Boreal Layout. Okay, diretso tayo. Ang lesson natin lastly, part 6, ay ito. Tinatawag na Elemental Trigrams yun, di ba? So ngayon, sabay na natin ang numeric codes. Okay, ito. So gagawa tayo ng 8 trigrams, compass. Ito siya. So, ito ang tinatawag natin na north-south alignment, east-west alignment, south-west and north-east alignment, then north-west and south-east alignment. Diretso na tayo, ha? Yan o. North, north-east, east, south-east, south, south-west, west, then north-west. Okay. So, ngayon, dahil nag sinasabi natin na kasali ang numeric codes. Ayan, nilagyan natin ang number. Ang north is number 1. Okay? North is 8. Yan o. S is 3. South is 4. South is 9. South is 2. West is 7. North is 6. Then balik tayo sa north.
1. Okay, so ganito siya badis, ha? Gano. Lechon natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? So may equivalent yan. Ito na ang tinatawag natin na numbers or numeric code. So tingnan natin dito. So dito is north. Ang number 2, ano? Ito siya. Southwest. 3 is east. 4. Southeast. 5 is ito yung center. Yung tinatawag natin na center. Okay? Or lock. Okay. Number 6 is what we call northwest trigram. 7 is west. 8 is northeast. Then lastly, 9 is south. Okay. Yan siya. So bawat compass direction ay may equivalent na number. Pag sinabi natin code 1, okay, alam na natin na north siya. Code 2, southwest. Kaya i-master natin to. Okay? So ibig sabihin, these numbers in English ay may equivalent na compass direction. So this one is north, southwest, east, southeast, center or lock or separator, northwest, west, northeast, and south. Ang 10 secret. Okay. Delete natin ito. Okay, dito na tayo. Okay, nakuha na natin ngayon ang 8 compass direction or 8 trigrams. No? So, nakita na natin ang dalawa na. No? So, this is compass directions. Then, 8 trigrams. Lastly ay ang tinatawag natin na elemental markers. Okay. So, dito na. Sa north ay water element. Andyan siya. Turo ko lang ha. Andyan. So, ganun siya. Water element. Okay. South, diretso. Alignment tayo. By alignment. Fire. East is wood. 7. East, metal. West. Okay. Ito siya. Ang 258 ay tinatawag natin na earth element. Okay, ganun ang symbol niya. Yan. Or letter C. Then, ang panlima sila, di ba? Okay. Water, fire, wood, metal, earth. Okay. Dito natin. Parahawan. So, take note for this. Focus muna tayo. Tingnan natin. Ilan ang water element? Isa. Okay, isa. Ito siya sa norte. It's what we call water element. Ang north ay palaging water element siya. Okay. Ang south, ilan ang fire element? Isa. Isa din. Yan o. South. Okay? Dito tayo sa wood element. Ilan ang wood element? Dalawa. East, saka southeast. Okay? Ilan ang metal element? Dalawa. West, saka northwest. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ilan ang earth element? Ito na. Atin dito. Ilan? Isa. Dalawa. Tatlo. Earth ito eh. Number 5, di ba? Okay. Tatlo siya. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di ba? Ayan siya. 1 to 9. Yan sinasabi ko ninyo. Bawat number ay may trigram. So, ayan siya, buddies. So, yan ang itsura ng elemental trigrams kasama ang numeric codes at kasama ang tinatawag natin na 8 compass direction. Okay? So, pwede natin i-delete, buddies. Okay. Unta ang 10. Wala, yan. May yan, yan. Kaya kasali dito. So, yan. Okay na yan. Okay, pag-focus. Okay, alam na natin, no? Pag sinabi kong north, alam na natin, water element dyan. Okay, so nag-gets yun na, buddies? So, itong formula na to is very simple lang, ha? So, ibig sabihin, isang water, isang fire, dalawang, tinatawag natin na wood, dalawang
metal, at tatlong tinatawag natin na earth element. Okay? In short, lima pa rin siya. Ganon yun eh. Diba? Teka, teka. Diba? Ayan, diba? Okay. Fire, earth, yung isa dito, wood, wood, metal, water. Lima siya, no? Yan. Fire, earth, wood, metal, water. Okay? Pero, ang wood sa 3 grams ay dalawa. At dalawa din ang tinatawag natin na metal. So, big metal and small metal. Big wood and small wood. Okay. So, yan siya. Ito siya sa figure sa star, 5. Okay. Gets na. Bilit natin. So, pinapagitan natin ang tinatawag natin ito na triangulation bodies, ha? Okay. So, pag sinasabi natin na example na to, application na to sa elemental marker. Okay, ganito. Sample. Sasabihin ko saan ang makikita ang tinatawag natin na wood element. Dito siya, no? West side. Okay? Saan makikita ang fire element? Dito siya. Okay. Saan ang water? Dito. Water. Okay? Code 1. Ito siya. Tinatawag natin na code 9, code 3, at code 7. Okay. So, nangyari ito eh. Okay. So, ngayon na. Nangyari ito, may nakakuha ng, ano, ng quick deposit. Almost 5 feet lang. Dito lang sa Mindanao. Dito sa harap ng kahoy, 3 feet. Okay. So, ito na ating tinan ngayon. Ito ang tinatawag natin na pattern niya. Okay. Ilit ko lang to. So, nangyari, may puno na ng sunis. Old ng sunis. May bagong niyog. Okay? Dito old na niyog, ha? Ito ang may remarker. Ano remarker niya yan, oh? Tatlo. Tatlong V. Okay? Dito natin magagamit ang tinatawag na numbers. Ang tatlong V, ibig sabihin niyan, buddies, to. Ano ang V sa Roman? Yan siya. Ano ang equivalence niya? 5. Diba? Ibig sabihin, 5. So, galing sa niyog na to, 5, 5, 5. So, 15. So, pagsukat nat ng remarker from niyog to items is talagang ano siya? 15 feet. Okay? Sukat ka naman dito, papunta kang alas 12, yan ang tinatawag natin na cross line. So, ibig sabihin, north-south. Dito is, ang cross line niya is east-west. Ito na ang sintering ngayon. No? So, galing dito sa V, 10 o'clock ka, no, alas 12 dito eh. Pa 10 o'clock ka, tatamaan tong item dito sa may puno. Okay. Ito nangyari. Clock compass ang gamit dyan. Okay? So dito, ang 12 o'clock, kinatawag yan siya na Joe Ni G. Ibig sabihin yan, alas 12. Dito sa 3 o'clock, kinatawag siya na San J. Okay? Alas 3. Sa 6 o'clock, dito, 6 o'clock to, ha? Ito siya. 6 o'clock. Military time lang tayo. Tinatawag to siya na, ano ang 6? Ito? Rocco. Rocco G. Okay? Then, ang 9 o'clock, let's go G. Ano? Q. Q or Q. No? 0900. Mag-military time tayo. So, tinatawag siya na Q G. Okay? So, yan ba din ang setup na nakuhaan ng QD. Example lang ito, ha? Iba-iba kasi ang pattern. So, yung sinasabi ko kanina, yan. Okay?
Dito ang target spot. Dito ang remarker. Yan. Okay? So 15. So sukat dyan ang 15 sa target. Dito may puno kasi. Yan. Okay. So ito tinatawag natin na cross line, no? So nag-cross ito. Dito ang tinatawag natin na code 1. Code 9. Okay? Code 3. Code 7. So cross line trigram, ibig sabihin nag-cross siya. Major trigrams north, south, east, west. Okay? So yan ang nangyari pa rin. Pag-uwi kayo dito, kasi mga ninja 'yun eh. No? Then sino na lang pinakuha ang 7 bars beside the 3. Okay? So yun. Diretso natin ha. Paki-focus po niya. Saka itong illustration. Illustration na example yan para may idea kayo. So makikita natin may elemental markers yan. Okay, thank you. Diretso na tayo. Nauna mga numbers natin eh, kaysa explanation. Pero maintindihan nyo rin. Diretso natin may idea. Okay. Dito tayo sa alphanumerics muna. Bago sa ano. Okay. Alam nyo ba na ang English alphabet ay may equivalence nila codes? Okay. Patuloy tayo, buddies. Dito tayo sa alphanumerics, ha? Diretso na tayo. Matagal ko nun anapos ito eh. No? Ang may ideas ito. Okay. Every letter ay may numeric code yan. Okay. Diretso na tayo. Code 1 is EGS. Code 2 is BKT. Code 3 is CLU. Code 4 is DMV. Code 5 is ENW. Code 6 is FOX or FOX. Code 7 is GPY. Code 8 is HQZ. And code 9 is IR. No? Yan siya. Hopefully naiintindihan nyo diretso. Di na natin i-expound pa yan. Kasi limited ang time natin. Diretso tayo sa binary. Binary, to hexadecimal. Tingnan nyo. 1. Binary 1 is equals to 1. Ang binary is always 1010 ha. Tandaan nyo yan. 1, 0. So yan ang 10. The application of number 10 is sa binary yan. Okay? Dito na. 1 is equals to 1. Okay. So walang 2 sa binary. Diba? 1010 palagi. So 1, 0. So hexadecimal is number 2. Eleven, meron? Meron. Type niyo sa binary, 11. Kasi 1 eh. 1, 1, and 0, 0. 1 and 0. 11 is equals to 3. Ito na. 1, 0, 1, 0. 10, 10. Equals to A. So, dyan makita mo na talaga ang alphanumerics ay ginagamit. Yan ang importansya ng binary decoding. Okay. 10, 10, 10 equals to A. May meaning yan, buddies. 10, 10, 10, 10 is equals to double A. A, A. Wala na nga number, oh. So, ano ibig sabihin yan? So, explain natin yan sooner, no? Mababang usapan yan. Para maintindihan nyo lang na there's a combination of numbers and letters sa decoding. So, yan. Ganon kamatalino ang mga Japanese. Alam nila yan. Okay? So, this 1-0. Kaya nga sa binary code. Ayan, no? Binary code. Binary decoding. Tapos ko na to. So, hindi maintindihan ito nang walang alam. Ipaalam ko na lang. Mayroon yan, no? Paganyan, no? Anong basa niyan? H. Maro. Ha? 1-0 pa rin yan. Okay. Pag pagano naman, 1-0. Anong basa niyan? Okay, number 1-0. Na? Pwede din Roman. 1-0. Okay? So, pag pagano, same pa rin yan. Basta makikita mo talaga yan. No? Pag ano na, yan. 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 Ano yan? Unggoy. Yan ang mga baser. Parang tarsier, no? Shout out pala sa mga basers. Thank you for watching, no? Even though, nag-bas sila, pero nag-view sila ng videos natin. So may natutunan din sila, sabay baser ng mga taong chismoso. No? Mahitachi. Mantayong tabian chismoso or chismosa. Yan. So, kaway-kaway dyan, mga Hitachi. Pagpalain kayo ni Lord, ha? Mga crab mentality o mga may otak na lang ka, pagpalain kayo ni Lord. Panalangin ko na ibibless kayo. Yun lang. Love your enemy. Love you. I love you, mga enemies. No? God bless you all. Irisin natin. Ganun, appeal man to. Okay?
So binary, sekreto yan buddies, pero i-reveal natin yan sonar, ha? Pero ito tandaan nyo, hindi lahat ng decodings na tinuturo sa amin ay pwede namin i-share publicly. Ang iba, doon na privately na, ha? Sa private na, sa personal na namin. Yung mga tao na mapagkakatiwalaan. Hindi lahat pwede, no? May magalit. Okay. So ngayon, let us talk about, kasi ang pinag-usapan natin is Treasure Boreali out. Okay? Na gumagamit ng elemental trigram and numeric codes. Okay. Pag-li out, may tinatawag tayo na ano? Treasure map. Okay? Ang treasure map ay napaka-importante kasi ito ang magturo kung saan ang treasure. Kaya may mapa eh. Okay. So, ang mga treasure map bodies, diretso na tayo ha, ay nakasulat sa tatlong paraan. Una, mayroong tinatawag na, okay, dito tayo, kanji, then, pangalawa, kana, pangatlo ay tinatawag na military codes. Military codes. Alam nyo ba ang mga military? Ang daming sikreto. Kaya, pag sinasabi natin military codes, dapat may knowledge tayo about military. Kasi ang nagbaon nito ay mga sundalo, army, at navy. Mayroon pang ang air force eh. Okay. So, ang kanji alam na natin, no? Tulad dito, this is kanji, numeric, numbers, kanji. Okay. Ang kana, ito na. Okay? Ang kana ay syllables. Syllables ng hiragana, gana, at tinatawag natin katakana. Okay? Okay. Kana, kanji, then military codes. Yan ang tatlo, no? Na ginagamit ng mga sundalo sa paggawa ng mapa or mga codes. Okay. Itong tanda natin, buddies. Ang old kanji, minsan, or old kana, ay mahirap basahin sa panahon natin ngayon. Dahil may tinawag na old kanji na hindi na mabasa ng mga bagong Japanese ngayon. Okay? So, ang makabasa lang yung mga talagang kahit mga nakastudy ng In5, eh, mahirapan sila. No? Para sila lang nakakaalam, ganun. Okay? So, therefore, old kanji is very difficult to interpret ng mga modern people ngayon. Okay? So, pag old kanji ay old kana, okay, ilagay na lang natin, no? Na may katakana or hiragana sa mapa. Ito ha, example, katakana. No? Makita mo sa isang mapa. Yan o, no? Mapa. No? Tapos may nakasulat dyan ang mga katakana, no? Yan, okay. Yan lang, no? Para nang sinusulat dyan. Ibig sabihin yan, mostly yan, ang meaning niya ay may nakasulat dyan, lugar. Okay? So, lugar. Okay, anong lugar? Pwede municipality, barangay, or sitio. No? Tandaan nyo, no? Dati-rati, sa wala pa mga Kastila, may mga barangay na ang Pilipinas. May mga municipalidad na dahil matagal ang mga Kastila dito din mga Amerikano. Okay, pangalawa, puno. Okay? Puno ng kahoy. Okay? So, ano ang puno sa kanji? Ken. Tree. Okay? Tao. Okay? Tao. Structure. Ano itong structure, buddies? No? Example. Tao. During the Japanese time, ay alam natin si Ben Balmores. Okay. Sa Davao, alam natin si dyan si Lolo Jose. Yan. Mga historical person, no? Na pagtanungin nyo sila, ay may alam sila saan nilagay ang mapa or ang mga treasure. Then, structure. So, ito na. Japanese old school. Marami ito, buddies. No? Tinatawag natin na old well or balon.
no? Gabaldon Building. No, sa mga parala, no? Old House. Okay. Lahat-lahat ng mga structure, mga building, ganon. So yan ang meaning pag may katakana. So makikita to siya sa mapa, pero nakakanji. No? Okay. So patuloy tayo. So, dapat may background din tayo sa kanji. Pero pag old kanji na, medyo mahirap tayo. Kaya, swerte tayo pag may mga friend tayo na mga Japanese or half Japanese na marunong sa Nihongo. Marunong magbasa at magsulat. Okay? So, shout out dyan sa mga friends namin na Japanese or mga half Japanese. So, ngayon, okay na. Focus mo na. Okay, i-delete ko to. Bilit natin ha. So gumagamit sila ng kanji at katakana. So ngayon, na pag-usapan natin kanji, kana, dito tayo sa military codes. Okay. Military code. Kanji and symbols. Okay. Ito pag-usapan natin. Ito ang mga sulat na hango sa kanji. Pero dinugtungan ng mga simbolo at sinasadya na kulangin minsan ang stroke sa pagsulat sa pamamagitan ng Bangu code or numeric code. At isinasama ito sa kanji. Okay? So gumagamit sila ng kanji. Minsan, example, yung, ano tawag natin? Number 10, gano'n, no? Kita na kayo number 10? Yan. Minsan, dagdagan nyo. Kita nyo yung code na to, X1, yan. No? Mayroon pa nga X0, yan, no? Mga dual, no? Number, may ginagamit sila. Yeah, at saka J. Okay. Ito nang Bangu code. Salamat Idol Kisami, Tutubi, no? Sa mga lecture mo sa Facebook, ma-share din natin. Ang Bangu code ay tinatawag to siya na numeric code. Yan. Mga numbers. Kaya pinag-usapan natin 'yan, ha? Huh? At least na usapan natin 'yan. Kaya may Bangu code sa military code. Numbers and letters combination. Okay. So, example sa binary, no? Yan sinasabi ko, combination, no? 1, 0, no? Sa kanji, 1, 0. Ano meaning niyan? No? Sabihin ko na lang, no? 1 item or 1 deposit. Okay. So, yan sa bodies, no? Yan ang meaning, ang ibig sabihin niyan. So ngayon, diretso na tayo. Saan makikita ang mapa? No? Ito. Japanese treasure maps. Saan ito makikita? No? Ang iba, sabi, pag mapa talaga, ay talagang ano siya, nakatila. Pag mapa talaga ay papel talaga siya. Pag mapa talaga ay talagang matibay siya, hindi mababasa, ganun, anything, no? Okay. So, itong pag-usapan natin. Okay, i-release ko muna 'to, paki-focus muna dito. Ito 'to, i-delete ko 'to. Okay, naintindihan na. Military code, kanji and symbols, Bangu code, numeric code, one item example, ganun. Japanese treasure maps. Japanese treasure map. Sino nakakita na ng original, genuine na Japanese treasure map? Si Bibi. Bibi. Kita ka na, Be? Sino nakakita ng national treasure? Yung movie ni Idol Neck, Nicolas Cage. Ganda, no? Through the map, natunto nila ang, may part 1, part 2 yun, ang national treasure.
So, importante ang mapa. Ngayon, kung wala na tayong mapa, kaya papasok yung remapping, no? Or surveying or remapping. Okay. Ang Japanese treasure map, unang-una, kami, nakakita namin, nakahukay kami ng mapa sa Cebu, may sa Luzon din. Iba-iba ang ano, sinulatan. Malaman natin mamaya. Una ay tela, no? Nasa tela. Okay, take note for this. Ito, nakita na kami. Mahinukay kami sa Toledo, Cebu. No? Yung tropa namin, kumusta shoutout rin kay Sir Noel. Sa lahat ng tropa. Tila talaga, no? 4 feet. Inapakan ang flat na bato, then malapad na tila. Then doon, may map. Okay. Number 2. Damit. No? Ingat-ingat kayo pag may mga old damit na Japanese. Okay? Ramisak. Sako, no? Parang imposible, no? Pero mayroon kaming nakita, nakakuha ng sako na mapa ng underground tunnel. Okay. Number 4. Plato. Plates. Or bowl. Bowl? Okay. Ano pa? Bote. Botilya. Okay. Ito, matindi. Bote. Example, may mga bote na mahukay. Yan ang mag-guide eh. Yun ang map ng treasure. So, bote ang ginagamit. Iba, bote may pinapalaman. Ito ang matindi ba is tato. Ito, very well known to dito. Saka na-remap namin yun dito. Dito sa bukid nun, may isang babae na partner natin ni Yamasta. Dito mismo sa bukid nun, tinatuan ang likod. Yun yung na-remap namin, lula niya. Pagkamatay, pinuturan talaga ng Japanese ang likod ng babae. Then, binigyan pa sila ng pira. Tato! Tinato ang mapa sa likod. Matagal na yun. Matay. So, pero napicture na ang mapa niya. Ano pa? Papel. No? Pero papel na hindi na tulad ng papel natin, no? Medyo pamatagalan. Ito. Kahoy. No? Hindi yung kahoy ang mapa. Ginuhit sa kahoy. No? Ginuhit. Okay? Kahoy ba? Dinunuwingan. Then, furniture. Ito. Sample nito ay sa kumpari ko, no? Nag-usap kami, sabi niya, ang salamin sa kanilang bahay, no? Salamin ng lulo niya. Ang salamin. Alam niyo salamin? Mirror. Itong salamin na to, ay talaga ang panahon pa ng hapon. Ngayon, nasunog, nasali. Hindi nila alam, pagbalik na rin pala, sa likod ay dyan ang mapa. Dyan ang mapa ng isang buong municipality. Hindi ko nasabi na, tapos may mga dot, dot, dot. Okay. Ibig sabihin ito ay itong tinatawag na spot map. Okay? Anong sinulat nilagyan? Salamin na old sa likod. Spot map pa, no? Ng buong municipality. Pero pagdating mo sa area, hanapin mo pa rin eh. Mag-remap ka pa rin. Okay. Ano pa? Semento. Number 10. Okay, number 10 na siya. Semento. Ano to mga semento? Mostly, semento or bato. Okay. Yan. Good one. Semento. Dito, maraming na yari. Okay. Kita nyo, minsan. No? Yan. Tawag ito. Mga old muhon. May muhon na ganyan, may muhon na rectangle, may muhon na circular, yan. Okay. Nasinisira mostly ng mga treasure hunter na nakala nila may laman. No? Pero ang iba dito ay map. Iba example, may code dito. Ang code dito ay 8121. Ano yan? Sniper. Awag mo niyong basagin ba, Des, ha? Pambira kayo eh. Yung mga, ano tawag yun? Pati mga bato, gano'n na bato, na may mga code na FR, ang iba. Ano pa ba yun? No? Mga PS mo, binasa ko nyo ba sa akin, no? Paris Reserve yan eh. Ito, Sorby. Sorby sa mon. No, mayroon pang BLLM, no? Huwag yung sirain ng mga mon. No, government property yan. Pero, pag ang mon ay panahon pa ng Spanish, tapos ginagamit ng Japanese, na benchmark, no? Ito, pakinggan nyo. Or mother code, may meaning yan.
Pero sa sunod natin, ito, example ko lang kayo. Example. 8-1-2-1. So, ibig sabihin yan, pag direction siya, ganito, buddies, ha? Okay. Mayroon ka ng tinatawag na 2-5-8 pattern. Then, mayroon kang tinatawag na code 1 double deposit. Okay. 2-5-8 2 loans. Okay? Yan ang meaning na 8-1-2-1. Okay. Explain ko. Bakit 2-5-8? Ganito. Ano dito? 1, di ba? Ano dito? 2-5-8. Saan yun? Yan, dyan application yung merek, ha? Okay. So, ibig sabihin, may load ka dito makagilap. May load ka dito makagilap. At may load ka dito makagilap sa norte. No? Dalawa pa. Dalawang wood. Okay? Yan lang. Example na yan. Ha? Okay. So, yun siya, buddies. Ang application of numeric code. Okay? So, ganyan ang pamamaraan nila sa paggawa ng layout. Tandaan, ang mapa, hindi lang tela, kundi ganito siya. Mayroong sa tela, sa damit, sa ramisa, plato, bowl, boti, tato, papel, kahoy, furniture, siminto, all that. Okay? So, hopefully, naiintindihan, buddies, ang numeric codes at ang elemental trigram. Okay? So, lagyan natin ang finale. Ito, finale na lang. Para mas madali, ganito niyo, no? Ganito niyo. Okay. Elemental trigrams. North. North. Ano sunod? East. South. West. Okay? 1, 3, 9, 7. Ano to? Water. Ito. Wood. Ito. Fire. Ito. Metal. So, dito, northeast. Tapos, southeast. Southwest. Northwest. Okay? Ano to? Code 8. Code 4. Code 2. Code 6. Ano dito? Sa code 8. Ano? Earth. Okay? Letter Z or Z. Z or C. Dito. Wood. Ito. Code 2. Earth. Ito. Metal. Ba? Dalawang wood, dalawang metal. Okay. Isang water. Isang fire. Tatlong. Tinatawag natin na fourth element. Kasama ang code 5. Code 5 is earth pa rin siya. Okay. So, ganyan pa rin. Thank you for watching, buddies. So, hopefully, may natutunan kayo sa ating part 7 lesson na elemental trigram and numeric codes. At sa susunod naman ng mga lectures natin, hopefully, palagi kayong nakaabang. At hopefully, makatulong ito sa actual na application ninyo sa mga exploration.